Yo, what up, good day, and this is Nel Adriano. Kung bago ka lang sa channel ko, don't forget to subscribe. Also, hit that notification bell para lagi ka notified once may bago tayong upload. For today's vlog, mag-unbox tayo ng helmet. And also, i-review din natin siya. Sobrang init ngayon nito, Geely helmet. So, without further ado, let's get right to it. Who the fuck to trust? Is he my friend or my foe? I'm a exit bro. Yeah, she give me that claim as well. I remember back when I was younger, I was happy. Nowadays feel like no one understand me. I'm good at artists, silly, I'm about to ban me. Baby's yellow text. She wanna eat me like candy. Run up the racks, track me. I run up the racks like an athlete. Big facts, you're the dick, six flags. Ballin' like dink, told her I love her. I ain't really mean that, yeah. Nowadays these people are funny. Remember way back, she was loving. These bitches sneaky can't come. I got four of the quintuplets. I remember. Remember I signed dog food, no kibbles, just to get me some thrill. Remember I was really on the block like Tetris, just to get me some chip. Surfing, rock in the parking lot, my weed lighter, they like to get my blood. I be on her mind like nonstop, yeah, had a cut the little thought, no tomahawk. Remember smoking blunts with my friends, seconds a couple of days, yeah, lost a lot to defend. That's the shit got me upset, but it ate, then I found relief, doggy, I'm funky with side. Yo, bitch, feel like an ice, smoking on killer, I even call it. My bitch, drip like Mary Poppins. Yo, bitch, feel like an ice, smoking on killer, I even call it. I remember. So yun, nilisens, kamakailan nga, medyo umiingay na to si Geely Helmets. And nagamit ko na siya for about 3 to 4 months siguro na nagamit ko to. And pinang-araw-araw ko talaga siya. Tinakpan ko lang noon yung pinaka-brand. Tinakpan ko lang, hindi naman tayo sponsor ni Geely that time. Pero ginagamit ko siya pang araw-araw kasi satisfied naman ako sa kanya. And until now, hindi naman tayo sponsor. This is from SP on Wheels. Salamat kay Sir Red Sweet Potato dahil dito sa Geely Helmet. And titesting natin or check natin ngayong araw kung ano yung mga mapapansin ko sa kanya kapag ka sing ating sa kalsada. So, check muna natin kung ano yung nasa box. Ayan yung pinaka-box niya. Itong ating kinuha is white plain. Tapos XL yung size ko kasi medyo maliit yung size ni Geely Helmets. So, ayan. Ayan lang yung pinaka-box niya. Ayan. May Geely lang nakalagay. Tapos, merong mga parts-parts dito. Quick release, visor lock, anti-UV inner visor, anti-scratch visor, top vent, rear spoiler option, inner visor switch, soft rubber trim. Yun. So, check natin yung loob. Ito yung loob niya. Straight from the box, merong libreng spoiler. Ayan. Ang halaga nito is around 3,500 pesos. So, ilalagay ko na lang dyan sa screen yung SRP. As far as I know, it's 3,500 pesos. Depende pa yata sa design. So, yung napili ko is plain kasi nga nagre-review tayo ng motor. Para bagay sa iba't ibang motor na sasakyan natin. Pero mapakita ko sa inyo yung graphic na itsura niya kasi yun yung napili ng girlfriend ko ng OBR natin. Kasama natin siya dun sa test ride mamaya. Tignan muna natin iba pang laman. Ayan, dalawa yung spoiler. So, yung isa yung pwede mo na ikabit. Ito is color black. Ito naman is transparent. So, mamimili ka kung anong trip mo sa dalawa. And, meron din siyang extra na visor. Ayan, extra na visor. Napakatibay din ang visor nito. So, anti-scratch siya din siya and may pin lock na. Ayan yung visor niya. This is iridium na yata itong isang na to. Yung pwede sa gabi, no? Kahit na parang medyo tinted siya, pwede siya sa gabi. Makakakita ka pa din. So, napaganda nitong option na to. And of course, ito yung helmet itself. Ito, yung helmet. So, set aside muna natin yung box. Ito na yung helmet. Nasa helmet bag siya. Ayan yung helmet bag niya. Geely Helmets nakalagay. So, check natin yung laman. Matagal ko na gusto magkaroon ng ganitong helmet na plain na white kasi parang alinis niya tignan. Pag yung mga white kasi pagdating sa pagmumotor sa mga sasakyan, parang napakamamahalin niyang tignan. And very neat. Yun nga lang, medyo high maintenance kapag sa motor kasi nga pag natalsik-talsikan, kita din. And meron din mga hairline yun, akala niyo sa black lang. Pagka kasi nagasgasan yung paint job, nagba-black din. Pero ito, titingnan natin kung maganda yung paint job niya. So, buksan lang natin.
This is Excel. So ito na siya. Wow! Ganda, wow. No? Ang ganda na ito. Parang Italian design yata yan eh. Kaya ganyan yung color niya dito. Gile helmet. So this is... Parang hindi siya ano eh, pearl white eh. Parang medyo cream yung itsura niya. Maganda yung paint job niya kapag malapitan. Parang may mga glittery effect. Ayan o. Ganda. Ganda rin itong base niya dito, rubber. Soft rubber lang yan. Tapos may ano pa dito, a chin curtain. Ayan. Para iwas wind noise talaga. Quick release na rin siya, netizens. Ayan o. Quick release na siya. So napaka easy access na niyan. At the same time, at this price point, meron na din siyang emergency na pwede tanggalin to. Kung sakaling maaksidente ka, ito parang emergency pool. Yan, dito mo na lang hihilain nila yan para mas mabilis matanggal yung helmet mo. Hindi mag-cause ng further injury sa taliig kung napuruhan man. Tapos, ayan, naka-clear lens tayo of course. Ito, clear lens to. Tanggalin natin para makita ninyo. Kasi gagamitin ko na rin to eh. Excited na rin ako magpalit ng helmet kasi nga satisfied ako dito so far. And yung dati kong Gili helmet na kulay plain blue, parang sky blue siya, binigay ko na sa tito ko. Na gusto ko naman at binigyan tayo ng bago. May pang-araw-araw na ulit ako. So yan, check natin. Tanggalin natin siya. Pinaka-satisfying na part ng pagtanggal nito. Ayan, napakaganda ng lens niya, netizens. Hindi siya cheap quality kasi nakita na ako ng mga cheap quality na lens eh. Yung kumukupas agad, tapos parang plastic lang siya na nabibend. Ito kasi parang glass talaga yung pinaka-lens niya. So, napakaganda nun. And may pin lock na siya, ayan o, pin lock. Ibig sabihin, kung gusto mong lagyan ng anti-fog para kapag malamig, hindi nagpa-fog yung helmet mo, ready na siya. So, that's very convenient. Tapos, dual visor pa to. May toggle switch dito. So, pag binaba mo yan, ayun yung pangalawang visor niya. So, ito, napaka-useful nito kasi kapag katanghalin tapat, baba mo lang tong visor na to and then kapag kagabi na, ito namang clear lens. Hindi ako nagpapalit ng mga, ano, ng mga tinted. Pero mas pogi yung tinted. Kaya nga lang, hindi na ako nagpapalit nung kasi nga, medyo malabo na mata ko. So, sa gabi, ito na lang ang binababa ko. Para all weather, day or night, pwede na siya. So, ayan siya. Ano, napakaganda rin ang lens niyan sa loob. Ayan o. Dual lens. Tapos ito, madali lang siya tanggalin. Dito lang yan. Matatanggal mo na yan. And since naka-clear lens tayo, kitang-kita mo na yung attachment niya dyan. So, madali lang yan tanggalin. So, meron na din siya. Ready na rin siya for eyeglasses. Ayan o. Nakikita niyo, may eyeglass siya dyan. So, ready na rin siya para sa mga naka-eyeglass. Pwede ka magsuot ng salamin sa loob. Tapos may ventilation dito, which is tatakpan ko din kasi dyan ko ikakabit yung helmet ko. Naka chin mount tayo. Tapos may ventilation din dito sa taas, dalawa. Ayan. Tapos sobrang gaan nito, netizens. Ito nasa likod oh, yung gaan niya. XL na to, 61 to 62 centimeters. Grams, 1,450 grams. So, ito ay mas magaan lang, alam ko 2 grams yata. Mas magaan, mas mabigat lang ng 2 grams kaysa dun sa Arfa na series. So, that's a carbon na. Eh, pero ito, hindi pa to carbon, pero magaan. So, napaka-importante na magaan ang helmet para iwas ngalay o stiff neck sa mahabang biyahe. So, kapit natin yung spoiler para makita nyo lang. Hindi ko alam kung anong bagay eh. Feeling ko itong black muna. Testing ko. So, may dalawang option. Pwedeng itong black. Pwede rin itong white. Yan. Dalawa yan. Isang white. Pwede ka mamili dyan. Kung medyo sawa ka na sa itsura nung isa, pwede mong pagpalitin para medyo mag-iba yung itsura ng helmet mo. No, so kung sawa ka na rin dun sa clear lens or gusto mo nang medyo maporma, meron din yan kasamang extra na visor. Ayan, which is tinted. Ayan. Tinted siya. Pakita natin itsura sa inyo. So, ayan. May itsura niya. Hindi ko pa ito gagamitin, so hindi ko muna completely tatanggalin. Kasi, store ko lang muna dito. So, yun, guys, kabit na natin spoiler niya. By the way, meron pala siyang free keychain dito. Ayan, tapos nandito yung pinaka-manual niya. So, maraming salamat kay sa Red Sweet Potato and sa Gili Helmet Philippines. Para dito sa helmet na to, may pang-araw-araw na tayo. And, so, check natin siya ngayon sa labas. Pero bago yan, papakita ko lang sa inyo yung spoiler niya. So, check natin kung ano maganda. Black ba? Black na lang para medyo kita. So, maganda dito kasi hindi mo na kailangan ng mga tornilyo kasi ano, may butas na yan. Kasi ito, may ano din. So, parang ikakabit mo na lang yan and easy lang din siya palitan. Parang chinachop nga lang nila yan eh, parang palitan. So, kabit natin to para ma-check natin kung bagay. Kung hindi naman, pwede ko rin i-check yung clear na spoiler. Ayan. Yun, ganun lang kasimple. Nakakabit na siya into place. Ayan o, ganda no? May spoiler bigla doon. Oo. Ngayon, check natin yung isa, yung clear. Ganito lang siya tanggalin. Wow. Tanggal na. Diba? Di mo na kailangan ng tornilyo or any tools, tanggal na siya. Chop-chop lang, chop-chop. So ayan, kapit natin itong isa, check natin kung bagay. So, kapit mo muna yung dalawang dulo dito.
pag nakashoot na, dito naman. Ayan. Nagkiklik naman siya into place eh. Tapos dito. Ayan. Tapos kabila. O, ayun. Pag nagtunugan na, okay na yun. Ito din. Ayan. Tapos ito din. Ayun. Ayan na siya. Oh, maganda rin yung clear, no? Parang feeling ko mas gusto ko yung clear. Check natin tong clear, check din natin yung isa. Depende sa mood ko. Pero ngayon, ang mahalaga, i-testing natin sa labas kung kamusta yung wind noise, kamusta ba siya sa fitting. Fit muna natin ng konti. Since XL ako, Edisense, medyo maliit yung sizes nito. So XL na ako dito. I think ito na yung pinakamalaking size nila. So check natin ngayon. Yan. Sakto lang siya sa akin. Masikip pa rin dito sa may bandang ano. Pero kung masisikipan ko pa to, medyo sumasakit na kasi yung ulo ko. And yung mga racer, mas gusto nila yung masisikip. Pero for me, okay na to. Tingnan nyo, medyo ipit naman yung sa dito sa bandang pisngi ko, medyo ipit naman. So okay na yun, no? So yung iba, mas gusto mas masikip. Kaya lang ako, medyo sumasakit na yung ulo ko kapag sobra sikip. So for me, okay na tong XL na size. So ayan siya, itura niya. Tapos, dual visor. Nandito siya. Ayan. Pag mainit, baka ganyan lang. Okay na to sa akin, itong ganitong size. Kasi masakit ulo ko dun sa large lang. So, check natin sa labas. Eh, papakita ko rin sa inyo yung... So, yan na says, may isa pa tayo ditong helmet. Ito yung graphic na itsura niya. Makikita nyo tong unboxing nito. This one is, ayan siya, Legend Red. Napakaganda rin ng mga graphics na kulay na itong Chile helmet. So, makikita nyo ito, i-unbox ito ng OBR ko. So, itong isang helmet, i-unbox ng aking OBR na si Lourdes. Check nyo na lang sa channel niya, OBR Lourdes, yung channel niya, para makita nyo yung graphic na design na itong Chile helmet. Pero makikita nyo rin ito dito sa channel ko kasi pumunta kami ngayon sa labas, i-review namin or check namin kung kamusta ba siya while driving. So, make sure na subscribe kayo kay Lourdes, OBR Lourdes. Search nyo lang or ililink ko dyan sa pinned comment, kaya sa description box. So, tara, doon tayo sa labas. Check natin kung okay ba itong Chile helmet pagdating sa wind noise. At the same time, kung kamusta ba siya, magaan ba siya, eh, nagustuhan ko ba siya. So, check natin ngayon, punta tayo sa labas. Tara. So, yun, Edisense, ito na nga, titesting na namin bago pa umulan. Ayun yung kay Lourdes, so, ang ganda naman yun. Chile helmet. Testing natin ngayon kung kamusta ba ito sa test drive. Maulan na rin dito ah. So yun Edisense, ito nga yung sa akin na helmet. Ito yung kay Lourdes. Ayan o, ang ganda nung kanyo. So ito yung sa akin, kulay pearl white lang. Ayan, pearl white lang. Yung kaya sa kanya medyo graphical. Maganda. May spoiler din sa kanya, glossy tsaka matte. Panoorin niyo sa channel niya kung paano niya in-unbox yan. So far, ito sa akin, pearl white, bagay sa lahat ng motor. Testing natin yung wind noise, yung performance. Naalog. So far ano, parang mas lumaki na yung size ng Chile helmet ngayon. Kasi dati yung XL sa akin, sobrang sikip. While ngayon is medyo maluwag na tong XL sa akin. At the same time, parang na-workout na rin nila compared dun sa nireview natin early this year. Ito rin yun, GTS na version 1. Parang medyo maganda na yung wind noise. Nagkaroon na ng wind noise reduction. Kasi before, medyo mga wind noise at high speed itong si Chile helmet. Pagka pumalo ka na ng mga around 80 to 100. Pero ngayon is mukhang okay naman na siya. Kasi tinesting ko kahapon, bumira ako ng 80 dito sa aking Mio Solai 125. Mukhang solid naman siya. And napakaganda rin ng kulay graphic na design. Yung Legend, ayan, yung suot ni Lourdes ngayon, napakaganda niyan. Nagustuhan ko yan. Tapos napaka-useful pa nito kasi meron siya ditong... Ayan, meron siya dito ang ganyan. Dual visor. Kapag ka mainit ang panahon or kapag tanghaling tapat is pwede kang ano, hindi masilaw. Kasi nga meron siya parang shades dito. Ayan o, yung dual visor niya. And very useful yun. At the same time, hindi rin ganun kabilis mag-fog yung kanyang clear lens. Ayan, yung clear lens na yan. Napakaganda niyan, hindi mabilis mag-fog. Tapos meron din siyang pin lock. So kung gusto mo talaga ng anti-fog, ayan o, pin lock yan. Pwede mong lagyan ng pin lock. So overall totality, ang SRP nito is 3,500 pesos and 3,700 pesos naman para sa ganyan. Yung suot ni Lourdes na graphic design.
Para sa akin, sulit na sulit to kasi dalawa yung free na spoiler, tapos may free pa na lens na i-resume or yung parang smoke lens na nakita ninyo. So para sa akin is mas sulit yung 3.5 mo compared sa iba na na-try natin. Value of money talaga, may re-recommend ko si Geely Helmet. Again, maraming salamat sa SP on Wheels para ma-experience natin ulit si Geely Helmet. Yung isa kong Geely Helmet before na na-review is binigay ko na sa tito ko para yun naman yung magamit niya. Ikaw babe, ano masasabi mo dyan sa helmet mo? Sakto lang yung kahit hindi ko maluwag sa hook na gano'n. Medium. Kaya ikot ka nga, tingnan ang ganda ng design ng kanyo. Graphic. Huwag kang lumayo masyado. Ayan. Mamimiss kita pag lumayo ka. Ganda no. So 3.7 yung ganun. Tapos yung sa akin pearl white is nagkakahalaga naman ng 3,500 kung plain colors. So para sa akin, sulit naman yung plain colors, pero kagaya niya, ako naghahanap kayo ng thrill and excitement na medyo graphical na design, napakaganda din ito. Ayun o, ganda ng lens nyo. Pakita mo, dual lens din yan. Ayun o, may toggle switch sa gilid. Ito, yan. Oh, di ba? Para pag mainit, doon na lang ikakabit. So, that's it for today's vlog. Kung nagustuhan mo, don't forget to give this video a thumbs up. Subscribe. Again, this is Ned Adriano. Always keep it cool and ride safe always. Bye now.